Nasa linya si Direktor Isagani Neres. Magandang tanghali po uli. Magandang hapon po uli. Silala po ito. Opo, nililinaw po natin. Ano po yung kanina pong sa tanong ko na may sniper? Wala po. Tama po ba sa inyo, sa aking pagkakaintindi? Wala po kayong nakitang sniper sa inyong investigasyon? Wala po lumabas na? Ito po ay linawin ko po na yung ating fact-finding team is nag-umpisa na kumuhap ng mga ebidensya. At doon sa particular po na issue na kung meron mang sniper na nandun during the incident, ang sabi po ng ating ground commander na si Police Senior Superintendent Alex Tayum ay wala pong naka-deploy na sniper. At very clear po doon sa police operational procedure na ang mga armed component ay hindi po allowed po within 100 meters from the location of the yung mga nagra-rally po. Hindi allowed. Pero ito po ay may impormasyon na ganito at yun din po ang titignan natin maigi kung ano ba talaga ang totoo dahil ito nga po fact-finding team kami and we want to establish yung the real fact para makuha po natin yung ano ang katotohanan and we invite po yung mga nagbibigay po ng ganyan na impormasyon to please help us in our investigation. O, para rin po sa kaalaman namin, ano, paano po ba ang protocol? Kasi ito, nakikita po namin sa video, yung mahawak na yung mga tao, sinasaktan pa, binabatukan, pinupukpok. Paano po ba ang protocol ng mga polis pag ganyan? Crowd dispersal. Nandun po sa atin po yung maximum tolerance po ang dapat ang ginawa ng ating kapulisan. Kaya po yung mga ito, mga videotapes na nakikita natin ngayon, yun po ang mga kwento, yung mga hinahanapan po natin ng mga ibang ebidensya pa para mga kwento natin, yung pagkakamali na yun ay maikokorek po natin. Yun po yung tinitignan po natin ng fact-finding team po natin. Pati ho yung pagdadala ng armas sa crowd dispersal? Ayun po yung kwento, yung pagdadala ng armas, very clear po. Alam po ang ating police operational procedure na it is not allowed within 100 meters from the picket line. Opo. Oh, pero na napag-aralan niyo na ho ba kasi meron naman ho talagang mga nabaril, merong mga wounds. So, napag-aralan na ho ba, may resulta na ho ba kung ito ba'y malapitan na nabaril? Mas malapit sa 100 meters? Paano ho ba ang inyong investigasyon dyan, Director? Yun po yung ka natin, yung in-establish po natin kung paano na baril, ano yung position ng baril, ano yung trajectory ng bala para ma-establish natin yung position at kung saan nang galing po yung bala. Yun po yung task po ng ating crime laboratory, sila po na magpo-provide ng data na yan sa ating fact-finding team. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Police Director Isagani Neres, Head ng Fact-Finding Team. Thank you po, Ma'am Lala. Ng PNP.